Tula lang nakatingin sa karagitan si Ivy. Hinahayaan siyang tangay ng hangin na mahaba niyang buhok. Sa bawat araw dumadaan ito ang gawain niya, ang pumunta sa dagat na manatili ng isa o dalawang oras. Isang malalim na buntokin niya ang pinakawalan niya at tipid siyang umiti. Sa ting na alala niyang araw na tanggap niya ang surat mula kay Connor, ramdam pa rin niyang sakit. Kahit lumilipas ang oras araw-araw, masakit pa rin. 1 year ago, pareho na silang wala, Ivy. Ang mga salita na nakapagpabagsak ng mundo niya. Umiling ng umiling si Ivy. Napatras pa siya dahil ayaw niyang maniwala. Wala siyang pinaniniwalaan. I don't believe you, Melvin. I'm begging you. Huwag naman ganito, ho. Huwag niyo naman akong biruin, please. Nagmamakaawa niyang wika. Mabilis inalalayan ni Roger si Ivy nang muntik pa itong matumba dahil sa panghihina. Walang magawa si Roger at Melvin dahil para pagaanin ang nararamdaman ni Ivy. Sa mga mata pa lang niya, alam mong araw-araw o maya-maya ang pag-iyak niya. Nanonood lang naman sa Samantha at Leticia sa kanya. Napayoko na lang si Leticia dahil nagigilty siya sa mga ginawa niya. Naaawa sa kalagay ni Ivy. Mabilis niyang pinalis sa mga luhang tumulo sa mga pisngi niya at tumingala sa kalangitan. Maging si Samantha hindi napigilang hindi umiyak dahil simula nang bumalik sila mula sa misyon. Pinipigilan nila may emosyon nila pero ngayong nakikita niyang nahihirapan at nasasaktan si Ivy, hindi nila napigilan ng mga luha nila. Ivy, please stop this! Nakikiusap na wika ni Roger pero inalas ni Ivy ang pagkakahawak sa ni Roger. Stop this? Roger, asawa kong pinag-uusapan natin dito. Ama na magiging anak ko. Kahit ngayon lang. Ngayon lang sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. Makita ko lang siya, ayos na ako, taalis na ako. Pagmamakaawa pa niya. Nagulat silang lahat sa sinabi ni Ivy kaya't napatingin sila sa bandang tiyan niya. Pero hindi yun halata dahil sa oversized shirt niya. You're pregnant? Gulat pang tanong ni Melvin. Buisit? Mahinang mura ni Roger. Napatingala na rin si Roger para sana pigilan ng mga luha niya pero wala rin siyang magawa dahil iniisip pa lang nila na isisilang ang batang dinadala ni Ivy na walang ama. Nasasaktan na sila para sa bata at para kay Ivy. Kaya nakikiusap ako. Tell me na hindi totoo ang lahat ng mga nalaman ko. Hindi ko nalaman ang gagawin ko. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin niya. Kahit ilang balde pa ang iluha niya. Kahit talumuhod pa siya sa harapan nilang lahat, walang magagawa sila Melvin para gawin ang gusto ni Ivy. Tangina! Marutong pangmura ni Melvin. Lumapit sa Samantha para bigyan ng upuan si Ivy. Maupo ka na muna. Mahina niyang wika rito. Hindi sa pagiging plastic niya dahil ang awang nararamdaman niya ngayon ay totoo. Ines na nagulo ni Melvin ang sarili niyang buhok. Nang maupo si Ivy, nakita nila ang baby bump niya. Naiiyak na lang sila sa sinapit ni Connor at ni Ivy, lalo na sa batang walang kamuwang-muwang. Mabilis na pinalis si Melvin ang mga luha niya, saka niya pinilit ng umiti. Kahit kaano namin ka gustong bumalik si Connor, wala kaming kapangyarihan para gawin yon. And I'm sorry for that. Mahinang saan ni Melvin. Nahihirapan siya kapag binabanggit niya ang pangalan ni Connor at ni Elmer at mga matalik nilang kaibigan na pero nawala sa kanila habang nasa misyon sila. Tumigil ang mundo para kay Ivy. Ang mga luha niyang dire-diretso nang tumutulo na tila ba hindi niya nakontrolado. Ivy? Anas ni Roger nang bahagyang makaramdam ng hilo si Ivy. Wala na lang siyang ginawa kundi ang umiyak na nakakapagpahina ng katawan niya. Pinilit ni Ivy umupo ng tuwid. Ayaw niya na pagising nila sa ospital na naman siya. Sawang-sawa na siya sa amoy ng ospital at pakiramdam niya mas lalo lang siyang sasakitin. Walang humpay ang pag-iyak niya. Natutuyo na rin ang lalamunan niya. Please stop crying. Hindi makakabuti sa batang dinadala mo. Magpakatatag ka kahit para na lang sa bata, Ivy. Yan na lang ang naiwan ni Connor para sa'yo. Iiling pa rin ang iiling si Ivy. Ayaw niyang tanggapin ang mga sinasabi nilang lahat. Habang tumatagal, narinikip ang dibdib niya sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Tipid na umiti si Ivy. Napayakap na lang siya sa sarili niya dahil lumalamig na ang hangin ng dagat. Kung nasan ka man ngayon, I hope that you're okay. I miss you so much, baby. I love you. Bulong niya sa hangin, saka niya muling nilisan ang karagatan para bumalik na. Isang taon na rin nakakalipas pero sariwa pa rin sa puso't isipan niya ang sakit na naramdaman niya. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makausap si Connor kahit mayakap at mahalikan man lang ito pero nilisan niya ang mundo ng maaga. Kahit gaano niya kamahal ang isa't isa, kung talagang matutuldo ka ng pagmamahal ninyo, wala ka magagawa kundi ang balikan na lang sa isipan mo ang mga masasayang araw na magkasama kayong dalawa. Akala ni Ivy, hindi na siya makakabangon pang muli. Pero sa bawat araw na dumaraan, sinusubukan niya maging maayos. Inuunti niyang tanggapin ang pagkawala ni Connor.
Magpapalakas at magpapakatatag siya para sa anak nila dahil yun ang pinakamaganda at pinakamahalagang naiwan sa kanya ng lalaking minahal niya. Hindi siya nagkamali ng minahal. Hindi siya nagkamali para ipaglaban to kahit na wala na siyang kakampi. Wala siyang malapitan. Sumugal at sumubok pa rin siya. Matapos ang paglalakbay niya ng isang oras, nakarating na rin siya sa bahay nila. Sila ng anak niya ang tumutuloy sa bahay ni Connor, ang bahay ko sa nagsimula ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Na makauwi siya ay nandun pa rin ang mga magulang niya, masayang inaalagaan ang anak niyang magaling ng gumapang. Siyam na buwan na rin siya at ilang buwan na lamang mag-iisang taon na ito. Anak, nakabalikan na pala, pinagluto kita ng paborito mong pagkain, gusto mo na bang kumain? Nakangiting tanong sa kanya ng kanyang ina. Simula nang malaman nilang lahat tungkol kay Connor, simula nang mawala ito sa mundong ibabaw, hindi sila nagkulang para ipakita at iparamdam kay Ivy ang pagmamahal at pag-aalaga. Hindi nila ito iniiwan na mag-isa kapag nasa bahay lang siya dahil natatakot silang bumalik ang Ivy na walang ginawa noon kundi ang umiyak at ikulong ang sarili niya sa loob ng kwarto niya. Wala siyang tinatanggap na kahit sinong bisita. Takot at takot sila ng mga panahong yon dahil baka abutan nila ito na walang buhay sa loob ng kwarto niya. Sinira pa nilang pintuan niya dahil nang tawagin nila si Ivy, hindi ito sumasagot at wala silang marinig na kahit anong ingay sa loob ng kwarto niya. Inakala nilang baka kinuha niya ng sarili niyang buhay dahil sa sobrang lungkot at sakit na nararamdaman niya. Pero nang makapasok sila sa loob ay tulog lang pala. Nakatulog na sa sobrang pagod niya, kakaiyak. Ayos na nga ako, Mom. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Sabay-sabay na tayo mamaya. Sagot niya sa kanyang ina sa kasaya dumiretso sa kusina. Nagulat pa siya na makita niya doon sa chairman na nagkakape. Lo, nandito po pala kayo. Kailan pa po kayo dumating? Tanong niya rito. Umiti naman sa kanyang matanda. Tumayo siya para lapitan si Ivy at hinaplos ang pisin nito. Mabuti't maayos naman kitang inabutan, apo. Kadarating ko lang din kanina. Dumiretso na ako rito para kamustahin kayong dalawa ng apo ko. Aniya. Umiti naman si Ivy. Naupo na silang dalawa. Ayos naman na po ako. Sinusubukan ko pa maging maayos. My son needs me po kaya I need to be strong as his mother. That's good then. Darating ang araw, maghihilom din ang lahat ng sagot sa puso mo. Tipid lang namang umiti si Ivy sa kasiya bumuntong hininga. Lilipas po ang panahon. Maraming magbabago pero yung po nararamdaman ko para sa apo ninyo, hindi po yung magbabago. Aniya rito. Umiti naman ang chairman. Maging ang chairman ay hirapan pa rin hanggang ngayon dahil sa pagkawala na nag-iisa niyang apo. Sayang lang, dahil hindi man lang niya nalaman na dinadala mo ng anak niya. Ang kawaawa kong apo. Bakas ang lungkot sa kanyang tinig. Bumuga naman ang hangin si Ivy at bahagyang tumawa. Ayaw niyang maging malungkot dahil baka umiyak na naman siya. All we need to do now is to move on po. Sigurado naman akong masaya na rin si Connor. Masigla niyang wika. Ayaw niya na nakakarinig ng malungkot na tinig dahil baka mahawa siya. Nahihirapan na nga siya matulog sa bawat gabi dahil si Connor ang palagi niyang iniisip. Ang daming what ifs na tumatakbo sa isipan niya, pero unti-unti naman niya yung natatanggap dahil naitutuon niya naman ang buong atensyon niya sa anak nila. Accept it or not, pero kay Carson ko iiwan ang lahat ng naiwan ni Connor. Huwag mo na sanang tingnan, Ivy, dahil yun lang ang tayong magagawa ko para kay Connor. Seryosong wika ng chairman. Ilang beses na bang sinabi ng chairman sa kanya na si Carson ang magiging successor niya dahil nawala si Connor? Napabuntong hininga naman si Ivy. Ayaw pa sana niya dahil masyado pang batang anak niya, pero ang dami ng responsibilidad na nakapatong sa ulo niya. Naiintindihan naman ni Ivy dahil gustong bumawi ni Chairman Argente kay Connor sa pamamagitan ni Carson. Napatango na lang si Ivy kaya napangiti si Chairman. Nagpunta naman na sila sa sala at tumiretso na si Ivy para kunin ang anak niya dahil hindi pa ito dumidede. Hello baby, nakangiti niyang wika rito. Dada. Mabagal niyang wika na nakapagpahinto sa kanilang lahat at napatingin kay Carson. Dada! Ulit na namang bigkas ng bata. Napangiti si Ivy. Nilingon ang mga magulang niya dahil sa unang pagkakataon, nagbigkas ang anak niya ng isang salita. What did you say, baby? Can you please say it again? Please, one more time, baby. One more time. Natutuwang wika ni Ivy. Dada! Ulit ng anak niya kaya natuwang lalo si Ivy. Binuhad niya ito at tinrap ang mga magulang niya. He said dada, mom. He said it. Hindi niya mapigilan ang tuwang nararamdaman niya. Naiiyak naman sa tuwa ang mga magulang niya dahil sa siyam na buwan ni Carson ay nagbigkas na siya ng salitang dada. Masyadong maaga para sa mga sanggol na katulad niya. Aksidente man niyang nabigkas iyon pero masaya sila. Say it again, apo. Say it again. Natutuwa rin sa ni chairman pero sumandal ang sanggol sa dibdib ni Ivy at humikab. Bakas ng antok sa mga mata niya kaya natawa silang lahat.
Sigurado ako masaya ang daddy mo na marinig ang mga binigkas mo, apo. Masaya pa rin sa adit, Sherman. Inaplos ni Ivy ang pisgi ng anak niya habang nakangiti siya. Kahit na wala na si Connor, siya pa rin ang kauna-unahang tinawag ng anak nila. Naupo na siya sa sofa at pinadali niya ng anak niya. Nakapikit na ito at sigurado na pagod siya sa kakalaro kasama ng mga magulang ni Ivy. I will give everything you need, baby. Ibibigay ko sa iyo lahat ng pagmamahal na deserve mo. Always remember that me and your dad loves you. Bulong niya sa anak niya, saka ito hinalikan sa noon na makatulog na. Hindi niya alam kung hindi dumating sa buhay niya si Carson. Hindi niya alam kung paano ba niya haharapin ang bawat araw. Baka may isipan pa niyang sumunod kay Connor. Isang beses niyang binalak yun pero iniisip pa rin niya ang batang nasa sinapupunan niya noon. Kaya mas pinili niyang magpakatatag at magpalakas dahil kailangan din siya ng anak niya. Hindi niya kayang lumaki ito nang walang mga magulang. Ayaw niya maging makasarili. Hanggat kaya niyang tiisin ang sakit na nararamdaman niya, hanggang ngayon gagawin niya. Titiisin niya para sa anak nila. Iniakit niya ng baby niya sa dating kwarto nila ni Connor. Simula ng pinili ni Ivy na rito na lang siya mananatili, dito na rin tumira ang mga magulang niya para maalagaan nila silang mag-ina. You are the most beautiful gift I've received from your dad, baby. I love you. Muling hinalikan ni Ivy ang anak, saka niya ito kinumutan. Iniayos ni Garrett ang mga daladala niyang pagkain, saka niya yun ibinaba. Nilatag niya rin ang isang tela at dinoblehan na yon para hindi tumagos doon ng bermuda. Baka kasi katihin si Carson kapag hindi niya dinoblehan. Pwede bang buhatin ko muna si Carson? Hi, baby Carson. Dito ka muna kay Tito Melvin, okay? Natutuwang sabi ni Melvin habang kinakausap niyang bata. Dada! Tawag niya rito. Lahat sila na may ginagawa, napatingin kay Carson. Bakas ang gulat sa mukha ni Melvin dahil sa tinawag sa niya ni Carson. Sandali, ako ba ang tinatawag niyang dada? Tinawag niya akong dada. Tuwang-tuwang sigaw ni Melvin kaya lumapit silang lahat kay Ivy na siyang may buhat-buhat kay Carson. Assuming mo naman, normal lang magsalita siya ng ganun na ito lang ikaw ang kaharap. Nakangawing wika ni Samantha kay Melvin. Well, ako talaga ang daddy ni Carson. Ano nga, baby Carson? Ang cute-cute naman ang prinsipa namin yan. Paglalaro pa ni Melvin kay Carson. When did he say a word? Tanong ni Garrett sa kanya. Kinuha naman ni Melvin si Carson. Kagabi lang din. Sagot niya kaya napangiti si Garrett. Dada is the first word na nabigkas niya kahit wala na siya. Well, he have a lots of dada naman. Napangiti na lang din si Ivy dahil totoo naman ang sinabi ni Garrett. Lahat sila, hindi nagkulang sa nilang mag-ina. Kahit na hindi hinihiling ni Ivy, ay ginagawa pa rin nila. Ang mga bagay at responsibilidad na dapat si Connor ang nagawa, ay ginagawa rin lahat para kay Carson. At ganoon na rin kay Ivy kaya kahit papaano, naiiwasan ni Ivy mag-isip na mag-isip. Hindi niya kailaman naramdaman na nag-iisa lamang siya sa laban na ito. You're right anyway, pero hindi pa rin natin maiwasan na darating ang panahon at hahanapin niyang tunay niyang dada and I'm not yet ready for that. Tipid na umiti si Ivy. Hindi mo kailangan itago sa kanya dahil namatay ang ama niya bilang isang bayani ng bansang ito. Hindi namin ipaparamdam sa kanya na wala siyang ama. Ipaparamdam namin sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ama. You don't need to do that, Garrett. Dahil darating ang araw, magkakaroon din kayo ng mga sarili ninyong pamilya. Hindi nyo kailangan punan ng kulang sa pamilya ko, sa anak ko. Ayoko maramdaman niyang nanilimas lang siya ng atensyon at pagmamahal sa inyong lahat. Kaya ko ibigay ang lahat sa anak ko. Pupunan ko ang kulang sa puso niya, kahit niya na si Lion si Connor. Ayoko maramdaman niyang ginagawa nyo lang yun dahil sa awa. Ayokong kaawaan nyo kaming mag-ina, lalo ng anak ko. Hindi naman sa ganoon, Ivy, tugon ni Garrett. Naiintindihan niya ang tinutukoy ni Ivy, pero hindi naman yun ang gagawin nila kay Carson. Hindi rin naman nila gustong iparamdam yun kay Carson. Ibibigay ko kay Carson ang makakaya ko. Para hindi niya na maisip na parang may kulang. Palagi ko rin kukwento sa kanyang ama niya para kahit na wala na sa mundong to si Connor, mararamdaman ni Carson ang pagmamahal sa kanya ng kanyang ama. Come here, baby. Here kay Dada. You can do that. Malakas pang saad ni Melvin. Nakatayo si Carson at sinasanin na itong maglakad na mag-isa niya. Yes, I told you boy, you can do it. Tuwang-tuwa nilang wika na makapaglakad ng tatlong hakbang si Carson bago ito matumba sa mga bisig ni Melvin. Napapangiti lang si Ivy habang nakatingin sa kanila. Tuwang-tuwa rin ang anak niya dahil sa dami na nakapalibot sa kanya at nagmamahal. Siguro ito na lang din ang gusto nilang gawin para kay Connor habang lahat sila na kay Carson ang atensyon. Nagbabasa naman ang lahat ng aklat si Ivy. Naramdaman ni Ivy ang pag-upo ni Leticia sa tabi niya. Isang taon na rin ang lumipas. And I'm sorry kung ngayon pa lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para harapin at kausapin ka, Ivy.
Una niyang wika. Simula nang mawala si Conrad Elmer, nag-resign na rin si Leticia sa trabaho niya at ipinagpatuloy ang buhay sa ibang bansa. Halos kakauwi niya nito nakaraang linggo. Tipid nang umiti si Ivy sa kanya sinarado ang hawak ng aklat. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Leticia dahil kahit isang taon na lumipas, nagigilty pa rin siya sa lahat ng ginawa niya sa relasyon nila ni Connor. I want to say sorry for everything I did. Halos araw-araw hinahabol ako ng konsensya ko. Bumabalik ako rito dahil gusto kitang kausapin sa ginawa kong pagtakas, sa mga ginawa ko. Bahagyang natawa si Ivy. Nagawa mo? Ano bang nagawa mo? Masaya na ako dahil kahit hanggang sa huli hindi niyo pinabayaan si Connor. Masaya na ako kung paano niya minahal si Connor. Ginagawa niya rin ang anak namin. Mas lalo nagigilty si Leticia dahil walang kaalam-alam si Ivy sa lahat na nagawa niya. Marami ako nagawa na hindi naman dapat, Ivy. Naalala mo ba nung panahon na naghintay ka sa park? Tanong niya rito. Napakurot naman ang noo si Ivy dahil tandang-tanda pa niya yun. Malinaw pa sa kanya lahat na nangyari isang taon na nakakalipas. What about it? Tanong niya. Ako may gawa nun. Ginamit ko ang cellphone ni Connor para i-text ka. Tugon niya. Hindi naman umimik kaagad si Ivy. Minsan pang humugot ng malalim ang buntong hininga sa Leticia. Aaminin niya ng lahat na nagawa niyang kasalanan. Tungkol din sa hotel, doon sa bar, ako rin na nag-text sa'yo. Alam kong delikado. Alam kong pwedeng mawala yung chance namin ng gabing yun pero ginawa ko pa rin. Hindi ako naging professional. Nakakahiya. Napayo ko na siya. Nanatiling tahimik si Ivy dahil naalala niya mga oras na yon. Kung paano nadurog ang puso niya na makita niya si Connor kasama ng ibang babae. Kahit kailan, hindi nagloko si Connor sa'yo. Nang gabing yon may operation siya pero kinain ako ng galit at selos ko. Kaya pinapunta kita. Ang babaeng nakita mong kasama niya ay sekretary ng presidente. Siya ang nakakalam na lahat. Gusto ko rin humingi ng sorry nung araw na mabaril ka. Walang ibang inisip si Connor kundi ang kaligtasan mo. Pero hindi ko ginawa ang pinag-uuto siya sa akin. Sinadya akong hayaan ka. Masyado na akong nilaman ng galit ko noon. Hindi na makatingin si Leticia kay Ivy. Nanatiling nakayoko ang ulo niya habang nilalaro niya ang mga daliri niya. Sinadya ko rin ibentang sa'yo na ikaw ang nagsumbong. Kung saan kami nagtatago pero kahit na ginawa ko yon, kahit na ikaw nang pinagbintangan ko, hindi pa rin niya magawang magalit. Tahimik lang siya. Wala siyang ginawa. Ikaw pa rin iniisip niya kahit na ikaw pantromaydor sa amin. Lahat ng mga ginagawa ko, bumabalik lang din sa akin. Karma, ika nga. He is really in love with you and I can do nothing about it. Kahit anong gawin ko, hindi kanya mapapalitan sa puso niya. Tumingin sa ibang direksyon si Ivy dahil nagtutubig na naman ang mga mata niya. Nagiging mahina siya sa tuwing si Connor ang pinag-uusapan, lalo na kapag sinasabi nila kung gaano siya kamahal ni Connor. May iba pa ba akong dapat malaman? Normal pa rin ang boses niya dahil pinipigilan niya ang pagturo ng mga luha niya. Connor is my ex. Siya yung lalaki na nakikita ko makakasama ko habang buhay. Pero nang iwan niya ako dahil pumasok na siya sa pagkamilitar, nasira yun. Siya rin ang dahilan kung bakit pumasok din ako sa ganitong trabaho. Dahil iniisip ko na baka kung sakaling gustuhin ko ang mga bagay na gusto niyong gawin, bumalag siya sa akin. Pero sa nakalipas na taon na kami magkasama, sumingit ka na lang out of nowhere. Ikaw na ang minahal niya. Ikaw na yung nakikita niya magiging ina na magiging anak niya. I'm envious. Dahil nung panahong kaming dalawa magkasama, he never cares for me. Katulad ng kung paano siya mag-alala sa'yo. Kinain ako ng selos at galit kaya ako nagawa ang lahat ng yon. But I swear, I like you. I really do, Ivy. Masyado lang akong... You don't need to explain everything. Sapat na ako ng mga nalaman ko mula sa'yo, Leticia. Inabot mo ng isang taon bago ka umamin sa lahat ng kasalanan mo. Sapat na yon. Taon naman na rin ang lumipas kaya para saan pa kung magagalit ako sa'yo. Wala naman ang dahilan. Wala na rin kwenta pa. Gusto ko lang magpakaina sa anak ko. Pagpuputol niya, sasasabihin ni Leticia. Nahihiya namang umiti si Leticia. You both deserve each other. Ngayon alam ko na kung bakit ikaw ang minahal niya. Kung bakit ikaw ang paulit-ulit niyang pipirin at mamahalin. Noong gabing yon, takot at takot kaming lahat. Takot at takot ako sa maaaring mangyari sa amin. Sana ako na lang naiwan. Kung hindi niya ako binalikan, baka siya ang buhay ngayon at ako nasa lugar niya ngayon. Sa huling hininga niya, ikaw pa rin ang bukang bibig niya. He wants me to take care of you. Tingnan ka at huwag mababayaan, but I failed him. Tipid nang umiti si Ivy. Kahit sa kwento na lamang narinig ang lahat, ramdam pa rin niya ang pagmamahal sa kanya ni Connor. Nagduda siya sa pagmamahal sa kanya ni Connor nung makita niya ito na may kasamang ibang babae at ito ang pinili niya kaysa sa kanya. I am really sorry, Ivy. Nahihiya pa rin wika ni Leticia.
Sinabi ko naman sa iyong matagal na panahon na yon, let's just move on at itoon na atensya natin sa kinabukasan, sa maaaring mangyari. Napatango sa Leticia. She don't know if she really deserved the kindness of Ivy for her, lalo na sa kabila na nagawa niya rito. Kung may isa man akong hihilingin, yun ay ang bumalik sa mundong to si Connor. Kung pwede nga lang, kung posible lang, sa loob ng isang taon walang ibang hiniling si Ivy, kundi ang bumalik si Connor pero alam niyang imposible na. Masyado lang malabo mangyari pa yun. Hayaan na natin siya magpahinga. Mas lalo lang tayo mahihirapan kung patuloy pa rin tayong aasa na buhay pa nga siya. Aniya kay Leticia, saka siya tumayo. Minsan pa niyang nilingon sa Leticia at ginitian bago siya sa lumapit sa anak niya nilalaro pa rin ng mga kasama nila. Dada! Tawag ng anak niya nang makita siya nito. Tumigil naman sila sa pakikipaglaro kay Carson dahil nakita na ni Carson si Ivy. Wala na, may panalo na. Natatawang wika ni Roger. Tinitingnan kasi nila kung kanino pupunta si Carson dahil nakita niya na si Ivy. Nagpapakuha na siya sa kanyang ina. Marami ako niluto, kumain na muna kayo. Aniya sa mga ito. Sakto, nagugutom na rin ako eh. Sumabay ka na rin sa amin, marami naman kami mag-aalaga kay Carson. Sad ni Melvin pero nganitian lang siya ni Ivy. Huwag niyo na ako alalahanin. Marami akong kinain kanina dahil kapag hindi ako kumain, pareho kami ng anak kong magugutom. Sagot niya. Siya nga pala, nahirapan ka pa rin ba minsan na ano? Hindi matuloy-tuloy ni Melvin ang sasabihin niya dahil nahihiya siyang sabihin. Ang alin? Tanong naman ni Ivy kaya't napapakamot na lang si Melvin sa ulo niya. Kinuha niya ang isang paper bag saka binigay kay Ivy. Gamitin mo yan kapag nahirapan kang magpa-dedicate kay Carson. Abot niya sa isang paper bag, saka siya mabilis na lumapit kina Roger. Natatawa na lang tuloy si Ivy dahil sa reaksyon ng mukha ni Melvin. Tilingnan ni Ivy ang laman ng paper bag at natawa na lamang siya. Napangiti na lang din nang maalala niya ang tungkol sa breast pump. Nalaman nila ang tungkol sa breast pump nung nasa mall sila noon dahil sa paglagay ni Connor ng kung ano-ano sa pushcart nila. I hope you are the one who's giving me this. Mapait siyang umiti hanggang pangarap na lang tuloy siya kay Connor. Mula naman sa malayo, nakatitig si Marcos kay Ivy. Pinagmamasa ng mga ito kung paano sila tumawa. Pero kahit na tumawa at gumiti si Ivy, bakas pa rin lungkot sa mga mata niya. Punong-puno ng pangulila. Tuwian na nga kayang nawala sa mundo si Connor? Magkaroon pa kaya na masayang buhay at buong pamilya si Ivy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.